Hello po. Kumusta po kayo? Andrew Chua po ng High Pressure Game Farm. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kayo na din po ang ating mga inaalagaan. Today po ay didiscuss ko lang po yung mga tanong na kung paano daw ba mag-condition at kung ano yung mga ipapatukan natin kapag nagko-condition. Alam nyo, to be honest with you, hindi naman po dapat ganun kakomplikado yan. To my experience, no, kung ibabase ko po sa experience ko, alam nyo, marami naman po kaming nasalihang mga laban nung araw na medyo mabibigat na laban din po. Pero alam nyo, hindi ganun kakomplikado sa amin ang binibigay naming pagpapatoka o pagkakondisyon sa manok. Very simple lang po kung tutusin. Alam nyo, the only thing, kung ano yung komplikado o pinakamahirap sa lahat, kapag nagbe-breed kayo, ang pinakamahirap sa lahat po yung magmula pagpisa ng itlog, nagsisiw siya hanggang sa palakiin mo siya. Yun, naniniwala po ako, napaka-komplikado po ng bagay na yun. At hindi po ganun kadali na ang ating mga inaalagaan ay ating masubaybayan. Para ka rin po nag-aalaga ng bata, napaka-komplikado po nun sa mga breeders. Pero pagdating po doon sa mga kung paano mag-alaga ng manok, when we talk about manok, we are talking about malalaki na sila. Kapag po nag-aalaga tayo ng manok, ang pinaka-importante lang naman yung malusog sila at napapakilos natin sila ng tama. It doesn't matter to me anymore kung ano yung timbang ng patoka, kung ano yung ipapatoka, kung nabibigyan naman sila ng vitamins, okay na. Nung araw po, nakakapaglaban ako ng derby, hindi ko naman tinitimbang yung mga patoka . Just the way it is. Kasi kumikilos naman yung mga manok natin . Ba't pa natin babaguhin? Katulad ng mga nasabi ko nung mga unang video ko. Sa Bacolod nga minsan may mga kwento sa akin pagka selection na, pagkuha nila dun sa hoarding area, pag namimili na sila, kapag maayos na yung palo, hindi na nila binabago . Mag-aantay na lang sila ng araw ng laban, tapos ilalaban yung manok. Ganun lang po ako, kakasimple yun . Alam niyo yung problema ngayon, masyado na naging more on scientific ang pag-aalaga ng manok. Kasi ginawang scientific yung mga may edad dito na nakikinig sa akin na nanonood sa vlog, siguro you will agree with me na nung araw naman ang mga lolo natin, isipin mo nung araw, panghihilamos lang naman suka, binubugahan ng usok ng sigarilyo yung manok, diba? Pero hindi ganun kakomplikado ang mga patoka nung araw, simple lang. May mga nagpapatoka pa nga ng palay at mais lang . Pero nakakachamba sila. Although, yung palay at mais is not enough for them to be competitive pagdating sa laban, kasi palay at mais lang yun. Pero may mga ganung scenario nung araw na hindi ganun kakomplikado yung ginagawa ng mga mananabong. Uulitin ko, ako po, hindi ako nagtitimbang ng pagkain na keso, ganitong gramo ng itlog, ganitong gramo ng pellets o ganitong gramo ng kung ano-anong ihahalo sa patoka. Pero ako po, nagmi-mix po ako. Pero it doesn't matter to me kung gaano yung timbang. Malalaman naman po natin matatansya natin kung ano yung dapat na mas madami sa pinapatoka natin sa mga ating alagang manok. Sa ngayon po, I would suggest na wag ko kayo masyadong depende sa scientific way of ng pag-aalaga ng manok. Unang-una po, magastos po yun. Napakagastos po no, kapag sumunod kayo. At saka marami pong, alam nyo, when it comes to science, malalim po ang studies about science. Wala po kayo matututunan. You know why? Kapag sinundan nyo yung scientific way, wala na kayong ibang malalaman kundi magtuklas na magtuklas na magtuklas na magtuklas.
Kaya ang scientist, diba? Tumatanda nilang sila sa laboratory nila. Kasi all they are doing is talagang naghahanap sila ng ano, ng mga formula. Diba nga, may mga scientist pa na binibiro natin o nung iba na metoyo na kasi nga kakaisip nila. Well, sa akin po, I would suggest na ano, wag na ho kayong sumunod sa scientific way. Magiging komplikado lang po, mahihirapan lang po kayo talaga. Kaya ako po na brought up to, magmula po nung nag-vlog ako at gumawa ako ng video, yung mga tanong po paulit-ulit na lang, naisip ko tuloy na ano eh, na talagang kapag sinunod mo yung scientific way, masyadong komplikado talaga. Wala po kayo wala kayong matututunan, wala kayong matatapos. Kasi araw-araw, nag-iisip kayo kung ano, kung bakit. Eh napaka, nung araw po, ang gamot lang naman, amoxicillin eh. Mapasipon yan o mapasugat. Ang kadalasan lang naman ginagamit nung araw, amoxicillin eh. Ang naalala ko nung araw na sikat na sikat na water soluble, yung betracin. Kaya ngayon po, ang betracin nawala na, di ba? Ibig sabihin, pero napakagaling na gamot ng betracin. Kung ano-ano na yung mga sumusulpot na gamot, pero pag pinag-compare mo po yung laman nung isang product, kumpara doon sa isang product, ano si isa lang po. Kung ako po sa inyo, wag niyo na pong gayahin yung mga scientist. Alam nyo, sa isa pang na ano ko dyan eh, na tingin ko dyan, kaya dumami ang scientist kasi dumami yung vlogger na ano eh, na sumusunod sa scientific way, na kung tutuusin nyo yung mga sinasabi nila, paulit-ulit lang naman, di ba? Kaya kayo, paulit-ulit din kayo ng tanong kasi yung mga nadidinig nyo, yung mga napapanood nyo, eh, paulit-ulit rin lang na hanggang sa nakukulangan kayo, naghahanap kayo ng iba pang kasagutan. Ngayon, pag meron na kayo nakuha ang kasagutan, naghahanap naman kayo ng ibang katanungan. Alam nyo, para ho hindi kayo mahirapan, kung ano po yung ginagawa nyo at kung sa tingin nyo kumikilos naman, yun po ang inyong paniwalaan. Tapos, dagdag na lang po kaalaman sa inyong sariling pagtutuklas kung ano pa yung mga kailangan. Nandyan po ang Google. Pwede po ninyong malaman doon kung ano yung mga kasagutan sa inyong mga tanong. Minsan po, yung pagkakulang natin sa kaalaman, alam nyo kung ano yung dahilan? Kulang tayo sa pagsasaliksik para sa ating sarili. So, yun po ang sa akin, kung ako po ang masusunod, iwasan na po ninyong sumunod sa scientific way. Mahihirapan po kayo talaga na malilito lang kayo kung ano yung dapat ninyong gawin. Kasi po, uulitin ko, if you base your pag-aalaga sa science, sa scientific way, ang daming pasikot-sikot niyan. Alam nyo, walang pinakaiba sa batas ang science eh, pati nga sa religion. Hindi ho natatapos ang usapan dyan, paulit-ulit na lang. Kapag po naniwala kayo sa sarili nyo, maniwala kayo sa akin, matatapos po yung katanungan nyo kung ano ang dapat ninyong gawin. So maraming salamat po muli. Again, ito po si Andrew Chua ng High Pressure Game Farm. Nagpapasalamat po sa inyong pagsuporta sa akin. At sana po patuloy po ninyo akong tangkilikin. At doon pa po sa mga hindi nakasubscribe sa aking YouTube channel, Andrew D. Chua, High Pressure Game Farm po. Pa-support po, pa-subscribe po. At sa aking TikTok account, pa-follow po. Maraming salamat po. God bless us all po. At ako po ay humihiling sa ating Panginoon na tayo ay gabayan sa ating lahat ng ginagawa.
at ating gagawin. Maraming maraming salamat po. See you on my next video. Bye!